pit stop, isang batang lalaki at kaibigan nitong reindeer. Obra maestrang lika ng kababayan nating si Antonio Baisas. Adrenaline rush, nararamdaman tuwing nagsusnowboarding. Nililok ng kapwa rin nating Pilipino na si Ross Baisas. Ang mga ice sculptures na ito ng magkapatid na Pinoy sa Ottawa, Canada ang nagkamit ng first at second place sa 43rd Winterlude Festival. Isang annual event ang Winterlude National Ice Carving Competition kung saan sinasalihan ito ng mga artist mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagmula sa carving capital of the Philippines, Paete, Laguna, ang Baisas Brothers na nagtungo at nanirahan sa Canada 20 taon na ang nakalilipas. Mula noon ay unti-unti nang nakilala ang mga ito bilang ice carving tandem dahil sa patuloy na pag-ani nila ng mga parangal dito sa Canada hanggang sa labas ng bansa tulad ng USA at Europe. Makikita sa kanilang mga artworks at masterpieces ang mga natatanging talento, sipag at pagtitiga na likas sa mga Pilipino. I would say beat your own sculpture. Yun ang motivate kasi every people that join the competition, everyone is getting better. So, ang motivation po ko, katanungin mo, beat your own achievement from last year or from last week or from last month. Ang advantage na pang hindi nila kaya. Yun advantage sa Pilipino. Pagdating sa pang-upit, hindi nila kaya. Hindi nila kaya lumamit sa pang-upit na katulad ng ginagawa. Sila lahat. Yun ang advantage na. Bukod sa pagiging artistic, kinakailangan din ang pagkakaroon ng good instinct at pagiging physically fit upang mabuhat at maipwesto ang malalaking bloke ng yelo na kanilang uukitin at upang makayanan ang sobrang lamig ng temperatura ng paligid. Ayon sa kanila, ang ice carving ay patuloy na nagdudulot ng kasiyahan at inspirasyon at nagtuturo na laging magsumikap at lalo magtiyaga para mapabuti ang kanilang mga ginagawa. Ana Torreja, UNTV News and Rescue Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.